Emil. Pero sabi natin, taliwas naman yun. Ang ibig sabihin, tayong lagi na mga anak ng Diyos ay palaging magpuri at may obligasyon tayo sa araw na ito. Nandito tayong lahat upang purihan natin ang ating buhay na Panginoon. Amen! At dumako na po tayo sa ating pagbasa ng ating banal na aklat at tatawagin ko na po ang ating disciple. Galing pa po siya sa malayong pook, pero nandito siya ngayon. Well, sino magkaan? Walang iba na banda, sabi. Doon daw banda. Aywan ko lang kung hula mo na. Salamin, salamin. Kailangan ko ni na. Amen? Ang tinutukoy ko po ang ating disciple. Kanda pa rin at pinagbabata ng ating Panginoon. Walang iba, Sister Trini Holgado. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Pinakadakila sa kaharian ng langit. Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mapapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang ganito, dahil sa akin ay ako ang kinatanggap. Mabubo sa isang tao ang siya ay bitina ng isang malaking gilingan, kaysang gilingan sa lig at ihurog sa daot ng dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Napakahirap ng kalagayan sa daigdig dahil sa mga sanhi ng pagkakasala ng tao. Hindi mawawala kailanman ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Kung ang kamay mo o paa ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Buti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang kamay o paa kaysa may dalawang kamay o dalawang paa kang itapo naman sa impyerno. At kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng bulag ng isang mata kaysa may dalawang mata kang itapon sa apoy ng impyerno. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit,
ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng ating Ama, sapagkat naparito ang anak ng tao upang iligtas ang nawawala. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasampungan niya ito, higit niyang ikagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong Amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Ito pong mabuting balita ng ating Panginoon. Tinuturing ka namin, Panginoong Jesus Christ.